Magandang umaga sa lahat. Para samahan tayo sa ating advokasya sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sabay-sabay nating salubungin si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tumayo po tayong lahat para sa maikling panalangin na pangungunahan ni Kapitan Josefina Policarpio. Ang panalangin ay pangungunahan ni Brad Alvin Lessy. Sama-sama po tayong damahin ang espiritu at ang presensya ng ating Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa maaliwalas na panahon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami sa buhay at lakas na walang sawa mong ibinibigay sa bawat isa. Sa pagkakataon pong ito, nagpapakumbaba kami, Amang Banal. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Patuloy mo kaming tanggapin, samahan, tulungan sa lahat ng aming pangangailangan. Sa araw na ito'y nagpapasalamat po kami sa mga pinuno ng bayan na patuloy mong tinutulungan upang kami mapamahalaan, matulungan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa kalakasan at sa panibagong taon na ibinigay mo sa aming mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Salamat po sa patuloy na pagtulong mo sa mga pinuno ng bayan sa lalawigan ng Rizal, sa bayan ng San Mateo. Salamat, Amang Panginoon. Tulungan mo kami sa araw na ito. Samahan mo kami sa mga gawaing aming isasagawa. Ang lahat po ng mga bagay na ito, aming Ama, hinihiling po namin at aming aasahang tatanggapin sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Maari na po tayong maupo. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Daphne Osenia at isang karangalan sa akin ang maging MC ngayong umaga. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa Buhayin ang Pangangalaga sa Kalikasan, National Simultaneous Bamboo and Tree Planting Kickoff Ceremony,
ngayong araw na ito. Ipinagdidiriwang natin ngayong umaga ang kahalagahan ng mga puno sa pagsalba sa bansa laban sa matinding epekto ng climate change o ang unti-unting pag-init ng panahon. Bilang tropical na bansa, inaasahan kabilang ang Pilipinas sa mga lubhang maaapektuhan ng climate change, kasama ang pagtanim at pangangalaga ng mga puno sa mga epektibong paraan upang malimitihan ang epekto ng climate change sa ating bansa. Kaugnay nito, sabay-sabay ulit nating salubungin sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya rin kalihim ng Department of Agriculture, kasama sila Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. at Department of Environment and Natural Resources Secretary Antonia Yulo Loizaga. Taos puso rin tayong nagpapasalamat sa Local Government Unit ng San Mateo Rizal sa kanilang mga efforts sa ating aktibidad ngayong araw na ito. Kinikilala rin natin ang mga organizers at personnel ng DILG Central Office, DILG Calabarzon, DILG Rizal, DA, DENR, at iba pang nauhing pangdangal at mga media members. Sabay-sabay nating pakinggan ngayon si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. para sa kanyang opening remarks. Maraming salamat, Daphne. Of course, isang mapagpalang umaga po. Masaya tayong ngayong umaga. Karaawan ng ating Pangulo. Happy birthday po, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Happy, happy birthday. Binabati ko rin po ang aking kasama sa kabinete, si Secretary Loizaga. Birthday niya rin po nung nakaraang araw. Belated happy birthday. Si Governor Nina Richie Inares, Governor Ito Inares, Congressman Jojo Garcia, Mayor Rivera, sa lahat po ng mga tiga DILG, sa lahat ng mga DNR family, of course, sa lahat po ng kasama ko sa gobyerno, sa mga tiga Rizal, San Mateo, thank you for hosting us, at sa buong Rizal, no, magandang umaga po sa inyo, ating mga reserve officers, no, maraming salamat. Alam nyo, ito po ay tinatawag nating National Simultaneous Bamboo and Tree Planting Activity. Habang nagsasalita po ngayon ako, ang ibang probinsya, munisipyo at komunidad ay sabay-sabay sa kanilang local sites na ginagawa na rin at magtatanim ngayong umaga. Sinasabi kong historic o makasaysayan sapagkat we may be separated by physical distance, and yet, we stand in unity as one in the Philippines to protect not only our country, but our planet as well. Sa araw na ito, sabay-sabay nating gaganapin ang ating mandatong protektahan at isulong ang kalikasan. In truth, this tree planting activity is not just for us. It is for generations that we will leave behind. We will be leaving the world better that we found it. And for that, I am exceedingly proud to be a part of this effort. While we were tasked to keep watch over today's activity, our duty does not end here. Mahal na Pangulo, sa bisa po ng memorandum circular na inilabas ng DILG, ang tree planting na inatasan natin ang 42,000 na barangay sa buong Pilipinas na makilahok sa programang ito at tuluyang bantayan at alagaan ang mga planting site. Ito hindi lamang sa pagtatanim, ang importante ay for the next at least 3 months ay maalagaan ang mga punong ito. Ang layunin na proyektong ito ay hindi magtanim lamang ng mga puno, kundi ipagpatuloy ang sinimulan natin ngayong araw at ipalaganap ang kalikasan para sa ating kinabukasan. Tandaan natin, sabi nga ng ating Pangulo, sa mga susunod na araw, nakatutok tayo sa ekonomiya, talagang susulong tayo, pero kaakibat dito ay ang pangangalaga ng ating kalikasan. Sa inyong lahat,
Maligayang karawan, Pangulo, at of course, para sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Thank you very much, Secretary Abalos. Para makapagbigay ng mensahe tungkol sa kahalagahan ng mga programa ng pamahalaan tungkol sa pangangalaga ng kalikasan, pakinggan natin ang mensahe ni DENR Secretary Antonia Tony Yulo Loizaga. Good morning po sa ating lahat. Isang makakalikasan pong umaga sa ating lahat. Good morning po sa ating mahal na presidente, mga gobyerno, si Sec. Benher, good morning po. Mga governor po natin at mga mayor, si Kong, good morning po. On behalf of the Department of Environment po, nagpapasalamat po kami na nakadalo po kayo lahat dito. Today is the first, as sinabi ni Sec. Benher po, National Simultaneous Bamboo and Tree Planting Activity. I'd like to express po our gratitude sa DNR sa pag-imbita po ni Sec. Benher ng DILG sa amin po para po mag-partner po sa event na ito. We are gathered here today to conduct this nationwide activity as a symbol of the new administration's direction po, our national commitment to address climate change, mitigate its effects, at alleviate the risks po ng ating mga vulnerable na communities at ecosystems. Itong San Mateo landfill po, sa hindi po nakakaalam, has a very interesting history po in terms of its development. The old San Mateo sanitary landfill na pinasara po ni Gov at his time po of service is situated only 50 kilometers po from Quezon City. Napakalaki po ng site na ito, 73 hectares wherein 46 po ang naka-utilize right now at this point. The operation started po under MMDA sa 1991 at saka po nagsara po siya in 2000. This site was developed by a memorandum of agreement between MMDA, DNR, DPWH in November of 1989 pa po. Ang ECC po was issued 1990 and the EMB DNR said, okay, 15 hectares for development of the interim area. And at the end of the day po, nag-issue talaga po ang former President Fidel V. Ramos natin ng Proclamation 635 in 1995 na ini-exclude po itong area from the watershed reservation para magamit na rin po siya for rehabilitation. So on that note po, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat for coming today. At isa pong karangalan na ma-introduce po ng DNR family, ang ating presidente, ang mahal na pangulo po natin, si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Isalubong po natin lahat si President Bongbong po. And happy birthday, nakalimutan ko po. Happy birthday po, Mr. President. Maraming salamat sa pagpakilala ng ating DNR Secretary, Secretary Maritoni Yulo Loizaga sa araw na ito at sa kanyang pagbati sa aking kaarawan. Alam niyo po, akala ko pag nagpresidente ka na, pwede mong i-cancel yung birthday para hindi na counted. Hindi pa rin pala kaya. Ang ating DILG Secretary, Secretary Benjamin D. Abalos, sa kung tawagin namin ng pamilya ko at ng sa politika sa grupo namin, ito yung talagang isa sa mga original. Si hanggang ngayon ang tawag natin sa kanya ay si Gob ito. Other distinguished guests, my fellow workers in government, ladies and gentlemen. Napakahalaga nitong ating ginagawa ngayong araw na ito dahil at nag-uusap po kami ng ating butihing sekretary ng DNR
At napag-usapan namin, sabi na kailangan gagawa ka kasi very environmentally concerned ka. Eh kanya, gagawa tayo, gumawa naman tayo ng isang event na para ay maipaalala natin sa ating mga kababayan na napaka-importante na lagi natin inaalagaan ang ating kalikasan. Kaya naman ay pinili namin, sabi ko, siguro ang pinakamaganda ay para yung kaarawan ko ay maging mas makabuluhan. At talagang may dahilan na tayo ay mag-celebrate. Ay sabi ko, gawa tayo ng greening, tree planting, at yan naman talaga ay ang pinaka-importanting issue, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo ngayon. The challenges we hurdled in recent years highlighted the fact that we have one Earth. We must spare no effort to ensure that it survives in the years to come. During my address sa State of the Nation, I made it clear, preserving the environment is nothing less than preserving life. And therefore, it can only be one of our important priorities if we wish to make sure that our plans for the country's economy will succeed. Itong ating ginagawa, itong araw na ito, ay isa sa mga hakbang na maaari nating gawin upang tulungan at patibayin ang ating kalikasan, alagaan ang ating kalikasan para ay tayo naman ay meron tayo imamana sa mga anak natin, sa mga susunod sa atin ng mga Pilipino. We have to do this as a concrete step that we take so that nature is cared for, because it desperately needs that care and it desperately needs that attention. As such, I gladly welcome each of you as we kickstart this simple yet impactful undertaking, a nationwide simultaneous tree planting activity. Allow me to extend my gratitude, of course, to the DILG, the Department of the DNR, Department of Agriculture, for the collaboration that made this event possible. This initiative will greatly help in raising awareness on environmental welfare and protection. Let me also thank the various civil society, non-government organizations na ay nandito ngayon upang tumulong dito sa event na ito, upang mapakita natin sa taong bayan na tayo naman ay lagi nating iniisip ang ating kalikasan, hindi lamang sa iba't ibang lugar, kung hindi sa buong Pilipinas. Your presence in the selected areas across the country shows your commitment to prioritize Mother Earth and encourage everyone to unite for her benefit. Indeed, this initiative will contribute to the DNR's National Greening Program, the country's most ambitious reforestation program yet. With the goal of reducing poverty, ensuring food security, environmental stability, conserving biodiversity, and mitigating climate change, and adapting to climate change, more than 2 million hectares of reforestation sites were established from 2011 to 2021. An additional 46,265 hectares are expected to be developed in 2022. The DNR targets 11,631 hectares of enhanced national greening program sites in 2023. And so, the seedlings that we will plant today will be significant in realizing this goal. This program will generate jobs, will generate opportunities, and will generate livelihood for our countrymen. More than the economic benefit of this activity,
we are essentially and primarily investing in ensuring that our planet remains a safe space. Never mind for us, but we are only custodians of this earth, but more so that we can say to the children, the Filipinos that follow us, that we have taken good care of that which they will inherit. Trees and plants in general are vital to human existence. They take in the air we breathe out so they might give air that we breathe in. I thus wish that as we appreciate the impact of this endeavor, we also see it for the symbolic gesture that it is. It is a reminder for us to see past our personal interests and have the future in sight. It is a reminder for us to move beyond the obstacles that we face and act always with love and compassion for our fellow Filipinos. In the immortal words of Khalil Gibran, trees are poems that the earth writes upon the sky. Ladies and gentlemen, let the seedlings we plant today empower us to help nature thrive in the years to come. On the way here, I also was thinking about the symbolism that we have here, the symbolism that we bring to the environmental movement, that we now, instead of having an eyesore, a environmental disaster area, na kailangan nga isara ni Gob ito, ay ngayon, tinataniman na natin at magkakaroon tayo ng mga magandang halaman na nagpapaganda ng ating kalikasan. In a way, the symbolism is extended dahil ang ating ginagawa ngayon ay na sa nangyari sa pandemya, sa marami sa daming problema na hinaharap ng ekonomiya ng Pilipinas, ay parang ito ngayon ay natulog na at hindi na magamit. Ngayon po, itong ganitong gagawin din natin sa ekonomiya mula sa natutulog at hindi nagagamit na iba't ibang bagay ay bubuhayin natin ulit kagaya ng pagbubuhay natin sa ating mga itatanim na mga puno ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo, sa inyong tulong. Maraming salamat sa lahat ng tuloy-tuloy, hindi lamang ngayong araw na ito, ay lahat na tuloy-tuloy na ipinaglalaban na ipaganda ang ating kalikasan, ipinaglalaban na ang alagaan ang ating kaisa-isang mundo, ang ating kaisa-isang lupa, ang ating kaisa-isang ipagmamana sa ating mga anak at sa ating mga opo. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga po. Thank you very much, President Marcos. Kasama niyo po kami sa inyong mithiin. And happy birthday, Mr. President. Okay, so upang formal na simulan ang pagtatanim ng puno ngayong araw, muli nating salubungin sila President Marcos, kasama sila Secretary Abalos, Secretary Yulo Loizaga, at ang lokal na pamahalaan ng San Mateo. Hangad natin na hindi lamang tumubo ang mga tinatanim natin ngayong araw na ito, kundi makapagbigay din ang mga punong ito ng pag-asa para sa mga sumusunod na henerasyon. May I request everyone to remain seated so that our distinguished guests can go ahead and plant the trees. And while the president is planting the tree, we welcome the OPM band Plethora. Thank you.
morning po. And sa aming mahal na Pangulo, happy, happy birthday po. At isang malaking karangalan para sa plethora na maging bahagi po nitong programa natin ngayong araw. At makalikha po na isang awitin para po sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sama-sama po tayong kumanta. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday again. What a special day. What a great way to celebrate a birthday. At bilang malapit na ang pagtatapos ng ating programa, inaanyayahan natin ang mga panauhing pandangal at mga speakers na manatili para sa mabilisang photo op. At saka, I want to take this time to say that the trees that were planted are bamboo
if I remember earlier, bamboo tinik. It is significant because it helps take care of the methane that came from the landfill. Okay? So, call on stage mga mayors ng Rizal para sa photo op with Mr. President. Ating pagkaingatan, lahat tayo'y may pananagutan. Puno na dapat pahalagahan, mga hayop na dapat alagaan. Samyo ng hangin na ating nalalanghap, yaman ng kalikasan ito'y biyaya ng may kapal. Ginawa. Thank you very much to the Rizal local government. And now we ask the DILG family to please go on stage. Ang inang kalikasan, tayong lahat ay magtulungan para sa ating kinabukasan. Halaman puno at kagubatan. Maraming salamat, Rizal Local Government. May we request you to please go down from the stage so that the DILG family can join Mr. President. Maraming salamat po. Yaman ng kaligasay na sisira na, malaking pinsala ang dulot niya. Thank you very much to the Rizal local government for hosting this event tonight, this morning. And may we request the DILG family sa ating kinabukasan.
Okay. DILG family, please go in the front of the stage. Not everyone can be accommodated on stage. Thank you. Thank you.
asking everyone to please cooperate, and we are going to have to do a joint photo with the Reserve Navy officers and Meralco Foundation and the barangay captain of San Mateo Rizal. Local government. One big group photo. Mateo Rizal. Thank you so much. Okay, please exit to the right, Navy Reserve officers.
kaisa at malasakit sa kapwa, sama-sama tayong pagpangon muli.